Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Melay, ang guro ninyo ngayong araw. Tara, simulan natin. Ang unang aralin ngayon ay ako ito. Ang mga paksa ng ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Una, pagpapakilala ng sarili. Ikalawa, pag-uugnay ng karanasan sa binasa. Ikatlo, pangalan. At ang pinakauli, pagsipi ng mga salita. Lingguhang layunin, pag-unawa sa pinakinggan. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan. Wikang binibigkas na isasagawa ang maayos na pagpapakilala ng sarili. Gramatika, natutukoy ang pangalan sa pangungusap. Pag-unawa sa binasa, naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan. Pagsulat at pagbabaybay, nasisipi ng wasto at maayos ang mga salita. Paunang pagtataya. Puna ng angkop na salita ang sumusunod ng mga pangungusap upang mabuo ang talata. Isulat ang sagot sa papel. Si Lilia ay isang batang masipag mag-aral. Bago siya matulog sa gabi, muli niyang binabasa ang na itinuro ng kanyang upang sa kinabukasan ay makasagot at makasali siya sa talakayan sa klase. Sa panahon ng pagsusulit, walang oras na hindi nag-aaral si dahil para sa kanya, makatutulong ito upang makakuha ng mataas na marka. Hindi rin siya nakalilimot na tumulong sa kanyang sa mga gawaing bahay. Napunan ninyo ba ng tama ang bawat patlang sa pangungusap? Tara, sabayan ninyo ako sa pagbasa. Si Lilia ay isang batang masipag mag-aral. Bago siya matulog sa gabi, muli niyang binabasa ang aralin na itinuturo ng kanyang guro upang sa kinabukasan ay makasagot at makasali siya sa talakayan sa klase. Sa panahon ng pagsusulit, walang oras na hindi nag-aaral si Lilia dahil para sa kanya, makatutulong ito upang makakuha ng mataas na marka. Hindi rin siya nakalilimot na tumulong sa kanyang magulang sa mga gawaing bahay. Ang ating unang paksa, pagpapakilala ng sarili. Ipakilala ang iyong sarili. Puna ng bawat patlang. Ako si, anong iyong pangalan? Ako ay taong gulang. Ilang taon ka na? Ipinanganak ako noong, kailan ka ipinanganak? Nakatira ako sa, saan ka nakatira? Ang aking mga magulang ay sina, sino ang iyong mga magulang? Handa ka na ba magpakilala sa iyong mga kaklase? Hanapin sa puzzle ang mga bagay na makikita sa paaralan. Ating basahin ang mga salitang iyong hahanapin. Classroom, kaklase, libro, bag, guro, kreola, lapis, silya, papel, mesa. Bibigyan kita ng 10 segundo upang mahanap ang mga salita. Okay. Ito na ating sagot. Nakuha mo ba ang mga sagot? Kamusta ang paghahanap mo sa mga bagay na makikita sa paaralan? Nahirapan ka ba? Ngayon, anong karanasan sa unang araw ng pasukan ang hindi mo malilimutan? Meron ba? Tara, samahan mo ko basahin ng maikling kwento. Unang araw ng pasukan. Unang araw ng pasukan sa paaralang elementarya ng Santa Clara. Makikita ang tuwa at galak sa bawat isa. Natutuwa ang lahat na makitang muli ang mga kaklase at kaibigan. Abala ang lahat sa paghahanap ng bagong silid-aralan, maliban sa isang batang Mira. Siya ay bagong mag-aaral sa paaralan. Bagong lipat lamang sila sa lugar kaya wala pa siyang kakilala o kaibigan man lang. Palingalinga siya sa paglalakad. Pasilip-silip siya sa mga silid-aralan. Ang takot niya ay pilit na tinatago hanggang sa mapaiyak na siya ng tuluyan. Ilang saglit lang, isang maliit na boses ang kanyang narinig. Anong pangalan mo? Isang matamis na ngiti ang kanyang ginanti, sabay-sabing, ako si Mira, ikaw? Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Ngayon, nais ko namang sagutin mo ang aking mga katanungan. Una, ano ang nararamdaman ng mga bata sa unang araw ng pasukan? Ikalawa, bakit masaya ang mga bata? Ikatlo,
Bakit kakaiba ang nararamdaman ni Mira? Ika-apat, bakit siya malungkot? Ika-lima, paano mo ipakikilala ang iyong sarili? Ngayon, pakinggan natin kung paano ipakilala ni Mira ang kanyang sarili. Ako si Mira. Ako ay 7 taong gulang. Nasa 3rd baitang ako. Nakatira ako sa dasma. Una, ano ang unang sinabi ni Mira tungkol sa kanyang sarili? Ikalawa, ano-ano pa ang sinabi niya? Ikatlo, ano ang dapat tandaan sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa kapwa-bata? Ikaapat, paano ito gagawin kung sa matanda siya magpapakilala? Ipakilala ang iyong sarili. Puna ng patlang tungkol sa iyong sarili. Maaari mong i-pause ang video para masagot mo ang bawat. Ano ang dapat tandaan sa pagpapakilala sa sarili? Una, sa pagpapakilala ng sarili, unang sinasabi ang iyong pangalan. Ikalawa, sinasabi rin ang araw at lugar ng iyong kapanganakan. Ikatlo, tinutukoy mo rin ang lugar kung saan ka nakatira. Ikaapat, binabanggit din ang pangalan ng iyong magulang. Ikalima, sinasabi rin kung minsan ang iyong mga paborito tulad ng pagkain, artista, lugar at para sa pagsasanay, puna ng patlang upang mabuo ang pangungusap. I-pause ang video upang masagot mo ang bawat patlang. Para sa karagdagang pagsasanay, maaari kang pumili alinman sa dalawa. Una, ilarawan ang iyong kaklase base sa iyong natatandang impormasyon tungkol sa kanya. Ikalawa, gumawa ng name tag. Ikalawang paksa, pag-uugnay ng karanasan sa binasa. Nakadalo na ba kayo sa isang pista? Ano-ano ang inyong nakita o naranasan? May ganito bang handaan ang iyong dinaluhan? Ano ang ibig sabihin ng salitang pista? Ang pista ay handaan o piging. Nakapunta ka na ba sa isang pistahan? Kung nakapunta ka na sa isang pistahan, ano-ano ang natatandaan mo rito? Babalik ka ba rito? Bakit? Tara, basahin natin ang kwento upang malaman natin kung bakit babalik ang ating bida sa pistang kanyang napuntahan. Ang pistang babalikan ko, araw ng Sabado noon, isinama ko ni Nanay sa Lukban, Quezon upang dumalo sa Pahiyas Festival. Malugod kaming tinanggap ng aming mga kamag-anak. Maraming tao ang bumibisita sa kanilang lugar sa ganitong araw. Bigla akong napalabas ng bahay nang marinig ko ang sigawan. Haya na, magsisimula na ang parada. Ang sigaw ng mga tao, ang daming tao sa kalsada. Lahat sila gustong manood. Dahil ako ay maliit, wala akong masyadong makita. Natuwa ako sa isang dayuhan nang yayain niya akong lumipat sa kanyang pwesto sa unahan. Agad akong nagpasalamat sa kanya. Naging kapanapanabik sa bawat isa ang panonood ng parada ng makukulay na karosa na may palamuting mga produkto ng bayan. Bawat karosa ay talagang napakaganda. Wow! Nakakatuwa talaga dito. Sana isama uli ako ni Nanay sa susunod na taon, ang sabi ni Ella. Naku, lalo kang manilibang kapag nakita mo ang maririkit na palamuti sa kanilang mga bahay. Talagang malikhain ang mga taga-Lukban, sambit naman ni Nanay. Hinding-hindi ko malilimutan ang pistang ito. Babalik ako. Sino sa inyo ang may nais pumunta sa pinuntahan ng bata sa kwento? Ngayon, ating sagutin ang tanong. Isulat sa papel ang iyong sagot. Ngayon, nais kong isulat ang pamagat ng kwento, pangyayari, at ang katapusan ng kwento. Ginagawa pa ba ang ganito sa inyong lugar? Dapat pa ba itong ipagpatuloy? Bakit? Paano natin mapahahalagahan ang mga kaugaliang sariling atin? Puna ng angkop na salita ang mga pangungusap ayon sa sariling karanasan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Maaari mong i-pause ang video upang masagot ang bawat patlang. Ano ang natutuhan mo sa arte? Ano ang karanasan mo noong nandaang bakasyon kagaya rin ba na nasa gawain, sabayan mo ako sa pagbasa. Ang pamamasyal sa parke.
Tuwing araw ng Linggo, pagkatapos magsimba, kaming magkakapatid ay ipinapasyal ng aming mga magulang sa parke. Masaya kaming naglalaro dito ng habulan, taguan, pagpapalipad ng saranggola, at kung ano-ano pang laro na aming maisip. Tapos, kakain kami ng masasarap na pagkaing niluto ni Nanay. Samantala, si Tatay naman ay abala sa pagkuha sa amin ng mga larawan. Ngayon, nais kong sumulat ng talata na may tatlong pangungusap tungkol sa katulad na karanasan na ating binasa. Isulat ang kwento sa iyong kwaderno. Ikatlong paksa, pangalan. Hanapin sa larawan ang mga salita. Bago hanapin, basahin muna natin ang mga salita. Bata, lapis, libro, starfish, gunting, sasakyan, motorsiklo. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa column A sa column B. Meron kang 5 segundo upang sagutin. Ano-ano ang paghahanda ang ginagawa sa inyo bago ang araw ng kapistahan? Tingnan kung pareho ng ginagawa ng mag-anak sa ating kwento. Makinig sa kwento. Pista sa aming bayan. Bata't matanda ay abalang-abala. Lahat ay tumutulong sa paghahanda sa nalalapit na kapistahan. May kabataan na nagtutulong-tulong sa paggawa at paglalagay ng mga banderitas. May ilang kababaihan naman ang nag-aayos ng bulaklak sa mga sasakyan na gagamitin sa prosesyon. Ang mga lalaki naman ay nag-aayos ng mga ilaw. Ang mga nanay ay abala na sa paghahanda ng mga pagkain tulad ng suman, halaya, atsara at iba pang kakanin. Ang mga tatay naman ay nag-aayos ng kanilang mga bakuran. Ang mga batang tulad ko ay hindi rin pahuhuli. Kami ay katulong sa paglilinis ng aming bahay. Ngayon, nais ko sagutin mo ang mga tanong. Una, ano ang magaganap sa bayan? Ikalawa, ano-ano ang ginagawang paghahanda ng mga tao? Ikatlo, ganito rin ba ang ginagawa sa inyong pamayanan tuwing sasapit ang kapistahan? Ikaapat, ano ang katangian ng mga tao na binanggit sa talata? Ikalima, dapat ba silang tularan? Paano mo sila tutularan? Ika-anim, paano ka makatutulong kapag may okasyon sa inyong bahay? Basahin natin ng malakas ang mga salita. Lalaki, kabataan, ilaw, bata, kababaihan, tatay, bulaklak, kapistahan, nanay, sasakyan, matanda, bakuran, banderitas, baboy, manok. Ano ang tawag sa mga salitang ito? May idea ka ba? Ang tawag sa mga salitang ito ay pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Isulat ang mga salita ayon sa kanilang kategorya. Gawin ito sa isang malinis na papel. Meron kang 10 segundo upang masagot ito. Ano ang pangalan batay sa inyong napag-aralan? Kumpletuhin ang pangungusap. Maaari mong basahin ang iyong sagot? Ang pangalan ay ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Tukuyin ang pangalan sa pangungusap. Maaari mong isulat sa isang malinis na papel ang iyong sagot. Una, ang pusa ay tumakbo ng mabilis. Ikalawa, ginamit ko ang lapis mo kanina. Ikatlo, ang bata ay nagbabasa. Ikaapat, pritong isda ang ulam ko kanina. Ikalima, ang pagdiriwang ng Pasko ang paborito ko. Ikaanim, pumunta kami sa palengke kahapon. Ikapito, marami ang nagagalak tuwing ipinagdiriwang ang bagong taon. Ikawalo, nasa silid tulugan ang mga gamit ko. Ikasiyam,
Ang kaibigan ko ay mabait. Ika-10, ang pag-aalaga ng kalapati ay hindi madali. Maaari mo nang tingnan ang iyong sagot kung tama. Ika-4 na paksa, pagsipi ng mga salita. Suriin ang sulat sa kwaderno. May napupunta ka bang mali? Meron kang 5 segundo upang suriin ito. Basahin at sipiin sa iyong kwaderno ang salitang kaya mong basahin at nauunawaan ang kahulugan. Ospital, alkansya, almusal, paaralan, silid tulugan, hapag kainan. Meron ka bang nasa larawan? Mahilig ka bang mag-ipon ng pera? Ano kaya ang tawag niyan? Ang tawag diyan ay alkansya. Sino sa inyo ang merong alkansya sa bahay? Tungkol saan kaya ang kwento? Ano kaya ang nangyari sa kwento? Tara, pakinggan natin ang kwento. Ang aking alkansya. Araw-araw, maaga akong gumigising upang ihanda ang sarili sa pagpasok. Naliligo, nagbibihis ng damit pampaaralan. Paglabas ko sa aking silid, dumidiretso ako sa aming kusina. Sa hapagkainan, makikita ko ang masarap na almusal na luto ni nanay. Matapos kumain, sasabay na ako kay tatay sa pagpasok sa paaralan. Isang araw, pumunta ako sa aming kusina. Wala si nanay, wala ring masarap na almusal, kaya tinanap ko si nanay. Nakita ko siya sa kanilang silid tulugan. Umiiyak, may sakit pala si tatay at kailangan dalhin sa ospital. Bumalik ako sa aking kwarto. Pinahid ko ang aking luha at kinuha ang aking alkansya. Inabot ko ito kay nanay. Isang mahigpit na yakap ang kanyang ibinigay sa akin. Tungkol saan ang kwento? Ilarawan ng batang nagkukwento. Dapat ba siyang tularan? Bakit? Ano-anong ginagawa niya ang ginagawa mo rin? Kunin mo ang iyong kwaderno. Gawin ang sinasabi sa bawat panuto. Una, basahin ang talaan ng ngalan ng iyong mga kaklase. Ikalawa, sipiin ang ngalan ng 5 kaklase na nais mong imbitahan sa iyong kaarawan. Gaya nina Mira, Mary, Joy, Willie, Rachel, Alexa, John, Kathy, Carlo, Alden, Sheena, JM, Allen, Matrix, Gabe. Ikatlo, narito ang talaan ng mga pagkain. Sipiin ang 5 nais mong kainin tulad ng karne, atis, ampalaya, gatas, pritong manok, bayabas, kalabasa, tinapay, isda, mangga, kamatis, itlog. Tama ba ang pagkakasipi ninyo? Paano mo sinulat ang bawat salita? May sapat bang layo ang mga letra sa isa't isa? Patay-patay ba ang pagkakasulat mo? Ano ang dapat tandaan sa pagsipi ng ngalan ng tao, bagay, lugar at hayop? Una, sa pagsipi ng ngalan ng tao at lugar, dapat tandaan na ito ay laging nagsisimula sa malaking letra o titik. Ikalawa, sipiin ang mga salita na may sapat na layo ang mga letra sa isa't isa at dapat pantay-pantay ang pagkakasulat mo. Ngayon, nais ko pumili ka ng isang kwento sa mga binasa natin dito at sumipi ng 3 hanggang 5 pangungusap upang makabuo ng isang talata. Upang magawa ito, maaari mong balikan ang ating video. Basahin at piliin ang titik ng tamang sagot. Thank you.
Binubati kita sapagkat ikaw ay nakatapos. Kung ikaw ay nakakuha ng puntos 8 hanggang 10, napakahusay mo naman. 5 hanggang 7, mahusay. 2 hanggang 4, alam ko kaya mo. 1, huwag mawawala ng pag-asa.